Ayan, hello guys. Good morning. Good afternoon. So today is June 20, 2024, 1 p.m. to 2 p.m. Okay, so we have a job today. This is a colorful tripan. So colorful, kulay red. Ayan. So problem nito ay DIY failure, no display. So ito siya guys. Yeah, so this is DIY failure. Okay, sa pan-checking, so ni-remove na natin yung ano. So marami siyang, ayan o, mapapansin natin. So basa siya, may alikabok. Ayan, nabasa na yung alikabok. So this is very danger. Magkakos siya ng short circuit pag pinawalo natin siya. Ayan, napansin nyo. Ayan, so basang-basa na siya niya. Especially siya, wasak na si Bira. Ayan, tapos tanggalin natin yung thermal paste niya. Okay. Ang sabi ng owner, nilinis lang daw niya. Tapos may natanggal daw na piyasa. Yun, no display na daw pagbalik niya. Yun, so yun yung ano. So yung linis, rethermal paste lang. Hindi naman nag-cleaning. Hindi pala cleaning. Yung isa pala yung kinilining, yung 3090 na gigabyte. So ito pala ay thermal paste lang. Problema, marami siyang balahibo ng pusa at aso. Yun, according sa kanila, meron nga daw. So, inspection natin. Pakita natin ang mga dumi na to. Ayan. So, mapapansin nyo, napakarami ng alikabok at ng agyu. Ayan. Mapapansin nyo. So, hanapin natin yung natanggal. Sabi, may natanggal daw eh. Naglagay daw siya ng thermal paste. Naglagay lang ng thermal paste, may natanggal na. So, bakit kaya? Ayan ang DIY failure na naman. So, napakarami natin ng DIY failure. Pag ganyan kasi, nagtitipid kasi ang ating customer. So, nauwi sa ganito. Ganon din, lalong naman pamahal ang presyo ng cost ng repair. So, kagaya nyan, maraming mga dust. So, nasan ba? Ayun, so, meron tayo ditong rip na pads. So, what's that? This is a rip pads. Ayan, so, may missing. I think ito yon. Ako, bias pa naman, guys. Okay, this is a bias. Ayan, as you can see. Ayan, bias failure. Ang nangyari. So, may natanggal, tapos tinamaan din yung bias. I don't know kung paano siya nag-short circuit. Pero nag-connected itong 4 pins. Kung sira ito, so 1.8 yan, diretso yan dito sa GPU chip sa ilalim. So, delikado. So, ito lang naman yung natanggal, isang resistor. So, tingnan natin. Okay, continue nyo. So, mayroon pa dito. Okay, saan pa ba? So, yung GPU chip, may tama ba? So, check natin. Yung mga pads o yung ating capacitors. Kasi sabi mo natanggal daw sa may GPU chip eh. What's that? Okay. So yung ilalim. Oh, napakalangis nito. Pwede na mag-pray ito dito guys. Malangis. So danger ito guys. Danger. Ayan. So, nabutas ba? Hindi naman. Wala ko. Butas na naman yung PWM. So ayan. So ang kailangan nito guys ay cleaning. So, kailangan natin siyang isalang sa ultrasonic cleaning, 6 stage of cleaning. Okay, so, hahanap muna ako ng donor board nito. So, may donor tayo nito, di ba? Ito. Nasaan kaya yung mga donor natin ito? So, hanap tayo. Saan kaya ang donor? 3060. So, I think, same lang naman siya sa 3070. So, analyze lang natin. Analyze the problem. So, this is using BIOS. It's very simple. Okay. Microscope. So, ito yung BIOS. At dito yung pin 1. So, may isa doon. So, tingnan natin kung parehas parehas sila. Ayan, yun lang, hindi sila parehas. So, hindi ko alam kung saan siya connected. So, kailangan natin magkaroon ng checking kung saan siya connected. Okay, so, tingnan natin. Saan? Okay, wala. Okay, connected siya sa pin 1. So, ano mga connected sa pin 1? Ito, connected sa pin 1. So, may dalawa. So,
pinuan siya, tapos papunta siya ng GPU chip. Ganun, wow, diretso sa ilalim ng chip. So, analyze lang natin yung problem. Connected siya sa pin 1. So, this is a 3070. So, parehas lang po yan. Okay. So, kailangan lang natin siyang i-analyze. So, maniwala kayo guys, gagana yan. So, what do you think? So, ito ba siya? What do you think? Okay, check natin to. Sa tingin nyo ba guys? Yan ba ang ating tinutukoy? So, wala tayong ano, donor board. Kasi success yung ating mga repair niyan, kaya... So, what do you think? Pero I think, yun yun. Okay, so kunin natin yun. Ha? Nasaan na ba yung ating pinagganahan? So, ito naman ay actually, kailangan na, pwede natin yung i-testing. So, testingin natin to. I think this is not okay. Not nga. Ito lang talaga. So, okay, kunin natin yon. Tapos pa-display natin. Pwede natin yung i-plug. I think hindi pa naman nagagalaw yung ano, yung ating mga components at saka yung DAS. So, pwede pa yan. Okay. So, where is the power? So, I'm using 3350. Pwede yan. Tapos testing natin. Okay. So, calling natin to. So, tingin dyan ang value nito, guys. Pero I think, anong wala tayong makukunan nito basta-basta. Ng ganitong value. So, palaging ganito, guys. Ang gamit ko ay donor. So, kahit ibang version guys, so analyze yun lang naman, this is a 1.8 lang naman, basta 1.8 yung ating BIOS, okay? Yung ating BIOS chip. 1.8 voltage, yun yung mahalaga dun. So, tingin nyo ilang ohms. Test rin natin kung ilang ohms. Okay. Pero hindi ito 0 ohms, guys. Walang 0 ohms ng ganito sa BIOS. Okay, this is something 10K. Okay, exactly. So, testingin natin siya, guys. So, I think this is not shorted. Not shorted anymore. Okay. So, okay. Goods. Okay, goods. Okay. Okay, 12 volts. So, present. Good. Okay, goods. So, VRM. I think this is a VRM. Okay, goods. Okay, goods. Okay. It's perfectly. So, walang problem. So, testingin natin. Mag-works ba sa tingin nyo, guys? What do you think? I think it's working. Tingnan natin. Pakita ko sa inyo. What is the magic of prepare? Okay? Okay. So, let's plug. What is the magic of prepare? Okay. So, ayan. So, lakay natin. Natin. Kung usok. Kung may usok. So, let's see what happened. Win power on. Power on. So, GPU chip is heat up. So, lagyan natin siya ng... Ano? What do you think? It's working or not? Ha?
Hindi masyado nag-iinit kayo guys yung GPU chip, but nagkaroon siya ng BIOS failure before. So antayin lang natin. So medyo madami rin kasi ito guys, pero I don't know kung ano. Pero try natin. So wala naman siyang BIOS settings. Okay, let's power up. So, okay. So dito kasi, yung isang monitor, as you can see naman. Okay, so tingnan natin kung init na maayos. So hindi masyado siya nag-go warm. So pag ganito, try power 1, 2, 3, 4, 5. Yeah, so try lang. Kasi nagaling siya sa ano eh, BIOS failure sa first boot or before. So try again. So try again. Let's power on. Okay, so nothing. No more. No display. So let's remove. Yan, uminit na yung chip niya, guys. Yan. Hindi ko lang alam kung sa iba, pero based sa inspection, wala doon sa iba. So, try again. Try natin to. Pag-uwin natin, setup. Okay. So, try again. One more time. So, pangatlo. Let's power on for 3 times. What happened? This is still no display. Oh, no. Oh, no. So, still no display. So, uminit na siya, guys. Try nga natin sana. Baka madumi yung port. Try natin ang ibang HDMI. So, try and try. Or kailangan na talagang ultrasonic cleaner. Dahil madumi. So, tingin nyo, guys. Mali yung ating kinabit na, no? Uminit naman siya, eh. So, let's turn on again. Okay, still no display. Oh, very sad. Ako'y naiihi na. Oh, no display. The problem is not solved. So, wala tayong donor. Pero, I think may donor ako nito eh. Hanapin ko lang guys yung donor. Kasi, this is a red. Bibi! Hanapin mo nga yung ano? Yung donor board ne, yung ano? Yung kulay nito? Yung pinituran mo ito? Bibi! Eto guys, hanapin muna natin siya. Kasi, mayroon ako nito existing. Hanapin ko yung ano? PCB. So, 3, 10. Ito, hanapin mo yung kulay nito. Wait lang guys, update ko kayo a few minutes. Hello, good morning. So, next day, repair. So, pinalinis ko na to. Iniwanan ko kahapon, sumamba tayo. Ayan, so, malinis na siya, as you can see guys. So, wala akong makitang donor board nitong video card na to. So, medyo malungkot. Ayan, so... nalagay na natin yung resistor kahapon. Pero I think mapapansin ko kasi dun sa BIOS chip niya. Parang may something na ipit din ng metal yata yung BIOS pin. Mga pins niya. So, testing natin siya. Na-cleaning na to. Kung mag-display o hindi. Kung hindi guys, at wala pa rin display. So, subukan natin mag-reflash ng BIOS. But, the sad history is... No BIOS firmware for that model. So, I don't know if mag-work yung other, firmware. So, wala din ako makitang para sa kanya kasi LHR siya. So, turn on. So, GPU is hit up, but it's still no display as you can see on the monitor. Yeah. So, this is no display. Both monitor. So, meaning the GPU is detected, it's hot. But still no display. This is a very sad idea. Or very, very, very sad. Still no display. Oh, no. So, let's turn up. GPU, it's hot. So, we try to replace the BIOS chip if the BIOS chip is working or not. Okay? So, let's try.
So, good morning. So, today is June 21. So, let's turn on. So, try to refresh the BIOS chip. So, we need to find the fitted BIOS clip tool. I think this is the smallest. So we try to remove the BIOS chip. So wait for a while. As you can see, this is fully clean. Yeah. So I don't know what is missing, but I already inspect without camera. But I don't see any failure. But it's still no display. So I already inspection. Double times inspection. Yeah. So upon checking in the other resistor, this is a 33 ohms. Yeah. So I changed the 33 ohms because the other PCB 3060 Ti is all about 33 ohms. But in the 3070 series is 10K. So I replace before that, so I change it to 33 ohms, okay? 33 ohms or 33K, but I think 33 ohms, so I already replaced. So I try to replace 10K, but it still not works. So maybe the problem is the BIOS chip, so we need to check. As you can see, this BIOS chip is already touched by hard, I think metal. So as you can see, this is a damage over here. So the cause of the damage is this. This is already damaged. So I think I don't know what happening before. So we need to try to reflash. As you can see. So the pin 1 is here. Let's try to solder. So wait for a while. Okay lang sir, iwanan mo na lang yan. Oo. Maya maya, tapusin ko lang itong ano. Naka-start na ako eh. Nandyan yung processor mo sir? Eh, para i-replash ko. Oo, kasi kailangan na i-compatible yung ano eh. Yung processor. Iwan ka sir number. Bibi, ayaw naman na number. Pusing ko lang are. Na-start ko na eh. Recorded okay. So we need to remove the BIOS chip. So just wait. So okay. Okay. It's already done. Okay, let's wait. So, we need to replace the... No. We need to reflash. So, where's the socket? Let's clean it. Oh, this is too small. So we need to change. Okay. Okay. So try to replash. So we have a 3060 Ti BIOS already. So but we need to try to replash. So this is auto detect Micron, Samsung, Hynix. Okay, let's wait for a while. We share a screen. Okay. Where? So, read. So, we need to back up that. So,
Okay, just wait for a while. Waiting, so we need to save on downloads. Oh, only on downloads. So this is backup. Cooler pool. Cooler pool. TI. HGB. GBL. HR. LHR. Red. Wait lang. Taposin ko lang ito. Flashing na ako eh. Okay. So, erase. So, we need to erase. I already saved. File has been saved. So, we need to flash. So, we need to find, open the existing on the downloads area. So, look for this BIOS firmware. So, I think it's correct. Oh, yeah. It's already correct. So, right. Okay. So, just wait for a while. So, I hope this is works. It works. Okay, it's done. So, we remove. So we need to shift the microscope. I hope this is works. So, okay, remove. It's plug in. Nagpa-paralight ka din sa inyo, sir? Okay. Shoulder. So, another side. I need to... Okay, shoulder. So we need to try again. We need to try. It's power on. So a few minutes. This is cold. Okay, it's already cold. So let's try if working or not. Let's plug in. Let's open the monitor. So let's try to power on. So we need to cool down first. So let's turn on. Oh, it's not turn on. Power on. Go. So still. Let's wait for a while. Oh no. Still no display. But GPU is hot. Oh, sad. Okay, still no display. No numlock. It's very sad. Power up. Turn on again. Okay, this is still no display. I don't see any display. Oh, sad. Oh. This is activate. Yeah, it's still not display. Okay, just wait for a while. So we need to may check muna tayo yung customer. Okay. Ayan, hello guys. Good morning. So ayan, tuloy natin yung nire-repair natin. Actually, may dumating kasing customer kanina, motherboard.
So, nagpa-repair sa atin ang Asus H110M-E M.2/M.2. So, i5 yung kanyang processor. So, kanina napansin nyo naman may kausap akong customer. So, dumating siya kanina. Ano siya? USB overcurrent yung problem. Ayan. So, tuloy natin guys yung ating nire-repair. So, explain ko lang guys. Actually, nahirapan ako dito guys kasi wala tayong donor board. Wala tayong schematic. But, is confirm. Na-confirm ko na ang problem niya guys. Ito. So, as you can see, pakita natin sa inyo. Ayan. So, upon checking. So, yun. Confirm natin. Sira nga yung BIOS chip niya. Kasi, mapapansin niyo na sabi ko kanina. Kailang replash ako dun sa BIOS chip. Ito yung BIOS chip niya. Nare-replash naman siya guys, nare-replash, yan. Kaya lang, yung pinakang huling replashing ko guys, nagkakaroon na siya ng error. I-share ko guys yung, So, ito yung nagiging error niya guys, nag-pipeld siya ng, actually, naka-replash ako ng, tawag dito, pakita ko sa inyo, asan yung error, napin lang natin guys. Nasaan yung error? Hanapin ko guys. Nakailang replash ako guys. Replash ako ng tatlong bases. Tatlong BIOS firmware. So, hindi siya nag-work. Yun. So, try ito po. Pero nare-replash naman siya. Na-empty, na-delete. So, pakita ko lang guys. Hanapin ko lang yung error. Share natin yung screen. Ayan. So, ito yung error. Hanapin ko lang guys kasi ito siya. Ayan. Ayan. So, mapapansin nyo guys, may error code tayo dito. Ito siya oh. Error, erase error. So, ito na yung mga naging error niya. Erase error. Ayan. So, pero na-identify siya guys. Ito yung ilang basis. Ayan. Tatlo. Tatlo erase error. Ayan. So, tatlong erase error. So, yung una, replash ko siya guys sa naka tatlong replashing ako, okay naman, empty, delete, erase, upload, read, so okay siya. So yung that, so naka tatlong replashing, tapos yung pang-apat, so ito na yung nagkakanyari, nagkakaroon na siya ng error erasing. Yan, so ganun na yung nangyayari. Ngayon guys, isa mapansin niyo yung error na yan, tapos yung pinaka-last dito, ito yung last niya, as you can see, ni-read ko siya, nagkuha ko ng bago. So, nakakuha ko ng bagong firmware. Ayan. So, tinry ko siyang i-replash kasi marami na akong nagawa, guys. Pero, ito ay nakailang replash na. Talagang hindi po nagsasucess. Ayan. Then, napan-checking, guys. Yun. So, ang correct, share lang natin siya. Ang pinaka-correct resistor na missing, guys, is 33 ohms. Not 1K, not 10K ohms. Kasi nakalagay dito, guys. Ayan, so ito yung aking isang test. Ito yung mapapansin nyo. Wait, kita natin. Ayan, so ito yung 10K based dun sa schematic. So ito yung 33 ohms. So kumuha tayo sa donor board. This is a 3060 na nasa na yun, nawawala na. Bibi, kinuha mo yung ano dito? O yung kahapon nakalagay dito? Hindi yan. Yeah, yan. So, hindi ano kasi yan eh. 10K din kasi dyan. So, ano ba yan? 3070 yan, di ba? Ito. Yan. So, ito guys. So, dito ako nakakuha ng donor na ano. Kasi kung mapapansin ninyo. Ayan. So, yung scenario is the same. The format. Yan. Kung titingnan natin. Yan. So, meron ditong resistor. So, ito yung connected sa pin 1. Tapos, ito yung connected sa pin 1. Yan. Tapos, mapansin nyo yung scenario. So, dalawa-dalawa. Tapos, dito sa taas. Yan. Tapos, ito ay 3060 na 16 GB. 16 GB. 12 GB pala, I mean. Ha? Wait lang. So, ito yung, kung mapansin natin, ayan. So, ito. So, same scenario siya. So, doon ako nakakuha ng ano. Kasi, this is a 10K. So, based doon sa ano natin, share natin siya.
So ito yung kasing pinagkunan natin. So this is 3070. Aha, 3070. So ito siya. So world view. Na, so pakita natin share screen. Yeah. Share screen. Yeah, so ito siya, guys. Yeah, so ito yung world view. This is a 3070. Yan, mapapansin natin. Pero hindi siya nag-match. Okay, ang nakalagay kasi dito, guys, is sa pin 1. Makikita niya gumagamit siya ng 10K. So 10K yung ating tinitry. Ito. So 10K, 10K, 10K. So yung may napansin ako dito. Yan, kasi this is pero connected kasi siya sa pin number 1. Pero 10K yung nakalagay ito, 3070. So 8GB din siya. Yan, pero yung dito ang ginamit ay 32 ohms lang. At 33 ohms. Tama ba? Nasaan na ba 'yan? Nawala na. Yan. So 33 ohms. So ang dapat 33 ohms lang. So yung nakuha natin sa ating board view. So yung in-apply natin po ay yung 33 ohms lang. So yan. So not success itong isang yan. So mahirap pa ganito, mga walang board view, walang schematic. So but sa tulong ng ating sa support ay na-apply natin ng maayos yung missing parts na 33 ohms. Okay, so tanggalin natin. So ayan, as you can see, napalit na natin siya. Nakuha natin dito. Ayan, so same scenario. Same schematic, board view, or same donor. Ayan. So 33 ohms. Okay? Yeah, so tingnan natin. Ano bang ginagawa ko? So erase na, tanggalin natin yung dust, yung flux. Kasi nalinis na to eh. So may display na ito, guys. Napa-display ko na siya kanina. So yun yung ating pinalitan. Tapos pinalitan natin siya ng BIOS. Ito yung pinalit nating BIOS, guys. Pakita ko sa inyo. Yan. So kumuha ako ng BIOS chip. Ay sa model ng ito, sa Gigabyte version. So, ito yung kanyang BIOS chip. Ito siya. Pansin ninyo. Ayan. So, ISP. So, 1.8 volts siya, guys. So, kinuha natin ay sa NVIDIA din. So, magkaiba lang siya ng part number, but okay lang po yun dahil ang required naman natin ay 1.8 volts. So, NVIDIA 6... Sa 1660 natin siya kinuha. So, damage yung BIOS chip niya. Ito yung pinalitan natin. So, pakita ko na sa inyo, guys. Yan. Na may display na po siya. So, tinagal-tagal kong i-repair ito mula kahapon. So, ngayon pa lang natin siya napa-display. Yeah. So, try na natin. So, display. So, turn on. Power on. So, tingnan nyo yung ating display. Ayan. So, mapansin nyo. Nag-display na po tayo. So, meron na tayong display. Ayan. So, mapansin nyo. So, ayan. So, may display na po. Okay na. So, success po yung ating repair. So, yun ang ginamit po natin ay LHRB. So, yan yung version na BIOS firmware na ginamit natin. Okay, so okay na po. So, stress test na lang ito for replacement ng thermal pad saka thermal paste. Jericho, pa-approve mo sa may-ari. Thermal pad na ito. Ayan. So, ayan guys. Update ko kayo for stress test. Okay?
Okay, so may repair tayo as of today. So update po kayo. Ayan, so ito yung number. Number 1431. So ayan, color pole 3060 Ti 8GB. So ayan ang number. Ayan, so ito po siya. Kulay red. LHR to. LRB. RHD may backplate. So bagong palit na yung thermal pad. So ang problem po nito ay DIY failure, so missing one resistor, tapos BIOS chip is defective. After that, yung problem ay yung pan, yung kabila hindi naikot, yung center lang naikot, so ginawa na lang natin ang paraan. Ayan, so possible nag-overheat sa GPU. So ito na siya. So temperature 69 degrees, so napakababa lang dahil tripod. So pwede ko pinchuan yung ano. So ito po siya, 69 degrees. Yung gamit yung ano po. So ito, apo, ayan po. 3060 Ti, so ayan siya. So running siya ng stress test, 34 minutes. Ayan po. So okay na po siya, sir. Ayan, pansinin niyo po. Okay. So ito yung ating specs. Okay, ayan po siya. LHR. Kita niyo po. Ayan. So, okay na po. So, update na lang po for game test. Okay. So, wait for a while. Okay, sir. Ito na yung update sa game testing. As you can see. Ayan po. Temperature niya. Yes, yung game testing. 61 degrees Celsius lang. So, ayan yung mga APS niya. 3 digits. Ayan. So, stream EPS. Ayan. So, 3 digits. So, maabot siya ng 300 eh. Okay. So, okay na po. Passing na sa stress test. From no display, DIY failure. So, success po yung ating repair. Hanggang dito na lang, yung repair video. So, thank you for watching. See you in the next episode. Bye po na.